Magandang maga guys, ito yung aking ginagawa ngayon. Ito, makikita nyo yung maliit na grass cutter namin na yan. Ayan o. Kuminto siya, hindi na siya gumagana dahil nagbakasyon ako. Walang nag-ayos. At ayaw na niyang mag-start. So subukan kong ayusin kung magana ko ito. Dahil pinaayos daw sa labas, pero ang sabi nung kasama ko dito sa Saudi, baterya lang daw. Pero tinignan ko, okay naman yung baterya. At sa tingin ko, hindi lang siya nag-charge at saka baka may naputol or na fuse, na sira yung fuse niya. So ngayon, nililinisan ko muna yung baterya. Ayusin ko muna siya bago ko siya i-check. So ganyan po siya, maliit lang ito. Grass cutter. Ito yung pangalan niya, Honda V-Twin, sabi niya. Ito 417. Yan lang ang marka niya, makikita mo dito. At saka yan, hydrostatic, sabi niya. Ito, ganyan lang ang makina niya, maliit lang siya. Matagal-tagal na rin ito nagamit namin dito. Kaya nagbakasyon din yung operator niya, yung pasaway na operator. Wala din kasi, wala naman nagturo sa kanya, kaya kahit sa bato tinitira niya, kaya ilang bigis ako nag-ayos nito. Ngayon, nakita ko yung baterya niya, kinalawang, kaya binabad ko itong mga tornilyo at saka itong ano niya, yan o. Napakagandang ano po, tips po ito para sa nag-ayos ng baterya, yung mga baterya po natin pag kinalawang po siya. Hindi po basta matanggal ng steel brass yung mga ganito. Ang pinaka the best po yun yan, maglagay lang kayo ng ganito, yung mainit na tubig, ilulubog nyo lang na ganyan, ganun din yung mga tornilyo nya. At yan o, matatanggal siya. Ayan, wala na yung ano nya, yung kalawang na, puno ng kalawang ka rin yan. Hindi ko nga lang siya na videohan. So may starter na maliit po yan. Yan, charge po natin ang baterya. Ito yung baterya niya. Ayan. Maliit lang. So ganun po siya. Madumi na rin kasi. So mabuhusan ko siguro ito ng medyo mainit na tubig para matanggal yung ano niya, yung mga corrosion niya. Bago ko siya buuin noon o naikabit para matisting. So yan na po yung kanyang baterya. Subukan ko siyang ikabit ngayon. Ito, kaya lang may nakita akong putol na wire ito. Ito yung kanyang ano, naputol siya. Yan. So, malamang ito yung isang dahilan niya na hindi lang charge. O sa fuse siguro. Chichik ko pa siya kasi di ko pa na diagnose ng gusto. Basta ayaw lang niyang mag-click kanina. Subukan kong ayusin ito. Check ko siya. Ayan, no? Naghanap ako ng ganyan na i-terminal doon sa electrician. Wala akong makita, kaya yan, i-ano ko na lang, ihinang ko siya. Dahil hindi maganda yung pagkaipit niya doon. Para sigurado, ihinang ko siya. Dahil kapag ito pa i-order, napakaliit na bagay ito na kailangan pang orderin at malayo naman yung bilihan dito. So napainit ko lang yung ano ito. Ihinang ko na lang siya. So yan na. Nahinang ko siya. At hanapin ko yung connection niya rin. Kakabit ko. So diyan po, doon siya nabunot, oh. Doon binalik ko itong block na ito. Ito, doon siya nabunot. So, ibabalik natin yan. Subukan natin at hanapin natin kung ano talagang dahilan niya. Ayan, ihinang ko na siya, naibalik ko na yung naputol. Yan na, nagkabit ko na siya. So, yung isa na lang. Ito, nagkabit ko naman siya. So yan na po, naikabit na natin. Although hindi talaga ito yung original na
cable, yung position ng cable niya. Nabago na nila ito dahil hindi na ito yung original na baterya na madali lang siyang modify na siya. So ito, bago ito paandarin, may siya dito, may switch dito sa dito. Na kailangan upuan siya. May banda dito eh. Ito, nilagyan ko siya ng ganito. Temporary ng gloves. Dahil, yan kung nakikita niyo po yan, yan may switch siya. So, hindi siya aandar pagka hindi naupuan po yan. Meron siyang power po, pero hindi siya gagana lahat. So, ngayon i-testing natin. Yan, tumutunog po. Temporary lang natin, subukan lang natin. So ganun siya. Try natin. Parang siya, so upuan ko na lang para sigurado. Parang naglulus kasi. Kita niya yan, low warning siya. Subukan mo natin. Yan, dapat pagka in-under nito mawawala yung mga na yan, signal na yan. Nakailaw ko. Saan lang yung ilaw nito? So, ito na yung ating maliit na grass cutter. Inatungan ko siya ng gulong dahil may switch kasi doon sa upuan. Pagka hindi mo inupuan, hindi siya andar. At sinip ko yung baterya niya. Okay na siya, nag-charge siya. Ang problema ito lang, baterya. Kulang at saka parang mahina na yung makina niya. May parang kumakalansing kasi. Kailangan pirusahin mo siya bago siya umandar.